market dito. May deficiency itong tanim natin na kamatis. Ayan, oh. Blossom and rot ang tawag dito sa English. Hindi ko alam sa Tagalog. Ngayon, ito kulang sa calcium. Dapat ito ano na. Pero okay lang. Nung nakita ko yung ito na unang bunga niya, ay diniligan ko na kaagad ng fresh milk. Pwede rin yung ano, yung powdered milk na ilagay ninyo. Dahil ang milk ay mataas sa calcium. Ito. Kasi itong nauna, oh, tignan mo itong sumunod. Wala na. Itong mga sumunod na bunga niya ay ito. Meron pa. Nawawala. Itong mga huli na, wala na. Itong mga nauna lang ang meron. Pero yung mga sumunod, wala na. Nilagyan ko ng fresh milk. Yan ang gamot niya. Kasi ang milk ay punong-puno ng calcium yan. Isang halimbawa ko. Ito. Isang puno na to. Ano ang dahon niya? Natuyo lahat ang dahon niya nun. Kaya kinat ko. Tinanggal ko mga dahon niya. Lahat. Pati bunga niya tinanggal ko. Kasi ano eh. Pangit lahat ang ano niya. Ang bunga niya. So, meron pa rin. So, ang the best dyan, ang gamot niyan ay bago tamnan yung lupa, ay lagyan ng ano, ng nadikdik na balat ng itlog, mga eggshells, yun ang ihalo mo sa ano, sa pagtatamnan mong lupa. Ito, walang nahalo dito sa lupa niya, no? Ang meron yung iba, kaya magganda mga bunga nila. Pero anyway, kailangan para masolusyonan niya. Mahirap na masolusyonan pagka mag-start ng mamunga. Kung pag-andyan ng bunga, saka mo lang malaman na ay late na, kailangan bago tamnan yung lupa. Especially sa akin mga potting garden ay lagyan na ng mga eggshells. Kagaya nito mga talong meron, pero yung kamatis hindi ko nalagyan yun. Mga dinikdik na nakahalo yan. Yan nakahalo sila mga eggshells. Magandang bunga kalalabasan. Pati ito, may mga itong mga ano po, itong beans, meron yan. Kaya kung tingnan nyo, ang haba ng bunga. Ang dami. So, ayan, mga kapito, yan lang muna ang may babahagi ko sa inyo. Kaya, pag nagkaganon na yung ano, yung kamatis, eh, pinakamaganda yan, patayin mo na. Tanggalin na para hindi nakasira ng paningin. Tignan nyo ito. Ito ang ganda, ang dami ng bunga. Yan, healthy-healthy. Dami ng bunga. Tinanggalan ko na ng mga dahon kasi yung mga ibang na-stress niya pupunta pa sa dahon. Eh, sayang lang. So, mas maganda, tanggalan ng dahon para yung napupunta sa dahon na nutrients at pupunta na lang sa mga bunga niya. Ayan. Ang dami yung bunga. Pinakamaganda yung ano. Binabawasan na ang mga dahon niya. Okay, mga katito. Kung sa garden, pwedeng gawin. Eh, kung sa mga hektarya na, siguro mahirapan na. Maliban kung talagang gagawin. Okay mga katito, yan lang muna.